sa DWIZ. Programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambol sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambol sa DWIZ. Programang pwede kang mag-re-chat. Pero pwede, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambol sa DWIZ. Karambola August 19, 2022. Tama ba, petsa ko? Katapusan ng linggo. Ito po si Conrad Banal. Kasama natin si paring Joel Laksamana at si paring Jonathan pamaya-maya. Baka mag-patch up. Okay? Si Attorney Trixie Cruz Angeles. Ay, back in harness na. Nabasa ko na yung ano eh. Nabasa ko. Wala pa. Wala pa tayo. Okay. Meron ho kaming website, pwede nyo kaming mapanood doon, mapakinggan. Ida-download nyo yung DWIZ app, APP, big sabihin. Tapos kahit na anuman ang cellphone nyo, kaya nyo na kaming mapakinggan, mapanood. Live din kami sa aming Facebook page, DWIZ 882. Yan. At sa YouTube, on demand. YouTube on demand, DWIZ. Ita-type nyo on demand. On demand. Para lumabas. Para lumabas. Ang aming text line, 0999-376-6768. Meron ba may birthday? Sino? Sino may birthday? Happy birthday! Ako, ito, engineer natin. Sa DWIZ Tech, Fred Balamana. Balamala. Balamala. Bala. Bella. Bella. Mala. Oo. Engineer natin yan, si Fred. Ako may gigreet yun din ako. Ang mga engineer, magaling magluto ng pansit yan. Ay, ganun ba? Oo. Pansit! Lumpia siya. Ah, nakalib, nakalib. Birthday leave. Siyempre, kapag may birthday. Birthday leave daw. Okay. Birthday. Hindi, ako meron ding birthday na ipapatingin ko. Sino? Ang aking halos apo. Apo na rin to, bro. Si Makayla. Wow. Ito yung kinikwento ko sa inyo na ang apo ko na nasa autistic spectrum. Okay. Nakalimutan ko ano edad niya, bro. I think 6 okay. or 5. Ayun. Dumating. Pare, bis na bihis ang ating Larry Kidlat, kaibigan ng lahat. Oh, good morning. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Okay. Sige, itutuloy ko lang 'yan natapos yung na, ano, yung binigreet kong happy birthday ng aking apo si Makayla Incoco. Siya yung autistic spectrum na ano ko na na apo na napakagandang bata at baka maging attorney yung napapanood sa Netflix bro, na nasa spectrum na Diyos ko, lawyer, top notcher pa sa bar at ano. Ang ganda ng mga episode niya sa Netflix. Anyway, happy birthday Makayla. Love you. Oo. Maraming. Happy birthday din kay Manuel Quezon. Oo. August 19. Oo nga pala, no? Kaya wala hong pasok sa Quezon City ngayon. Oo. Official. Kasi Manuel Quezon yan ang talagang tunay na bayani. Okay, bakit? Talagang maraming nagawa sa bansa yan eh. Oh, hindi ba kagaya nung si Ninoy na traidor sa bansa ay ginagawang bayani ng mga p***? Ay, aga. I agree with Attorney Larry. Si Manuel Quezon was a giant among men. Yes. Talaga. Nung panahon noon, he was ahead of his time. At kinakalaban niya yung mga colonial powers. No, At saka talagang ang ginagawa niya ay para sa bansa. Hindi naman kagaya nitong peke na hero na si Ninoy. Ginagawa niya para bang guluhin yung bansa. So, si Manuel wala Quezon noon, gusto niyang buuin yung bansa. Si Ninoy gusto niyang 144 years na si Manuel Quezon. Meron siya mga kuha sa Facebook. Napaka ano eh epic eh mga kasama niya pati yung mga puti na mga naka-uniforme. Tapos siya na ako ano ba rin na makisig din, magaling magdamit gaya mo. At saka stand up before these white monkeys, di ba? Talagang Commonwealth, siya ang presidente natin ng Commonwealth. Kaya ano nag kagera, siya rin ang presidente. Noong nagkagera. Parang naging wartime president kasama siya. Kasama niya si MacArthur. MacArthur. Na pumunta sa Australia. At doon siya namatay. Mula sa corridor, di ba? Kasi yung Oplan Orange noon,
Alam nyo ba yun? Ang hindi ko na ma-recall. Okay, ang plano ng Amerika, pag nilusog tayo, lahat ng forces, American and Filipino forces, magwi-withdraw sa Bataan. Kasi mountainous, defensible, gano'n. At saka darating yung tulong from mainland. Rear guard action. Tama nga naman yung strategy. Eh, ginawa nila yun. Hanggang nagkakaganda, gutom-gutom na yun. Hindi dumating yung tulong. Hindi dumating yung tulong. Maganda sana yung strategy. Yan ang lesson sa Ukraine. Yun, yun. Patay tayo rito, pare. Pero nahirapan ng mga Hapon, ano, ha? I-dislodge sila doon, ha? In fact, they never did, na nag-surrender na alam sila buti sa Bataan. Nung high school ako, nakapag-camping kami dyan sa Corridor, eh. Okay. So, nagulat ako talaga pala, ang daming mga fortress doon. May tunnel. Saka, mga tunnel, at saka, ano, yung mga canyon na malalaki. Okay. Big guns. Oo. Gusto ko nga bumalik dyan, eh. Kaya nga, nandyan yung defense. Okay. Well, ano, hindi mo sabihin yung mga Hapon, hindi magplano-plano. Na? How to overtake these defenses. Yes, and this plan orange. Okay. Kitang-kita nila kung nasaan yung mga, ano eh. Dami nila spy dito. Yung mga nagtitinda ng mga... mga ganun. Spy yun. Spy pala yun. Pagdating dito, nung mga Hapon, official pala. Pero ang maganda dyan sa kasaysayan yun, buti nga nakapalag pa yung mga nasa Corridor at Bataan eh. Doon sa Singapore, sa Malaysia, sinagasaan talaga sila ng mga Hapon. Tapos yung mga big guns nila nakatutok, hindi pala doon dumaan sa likod ng mga nakabisikleta. Strategic din yung mga Hapon daw pala. Eh, the mere fact na natalo niyang mga Hapon noon yung mga Amerikano doon sa Hawaii, di ba? Naubusan lang ng PC. Well, may ibang pananaw dyan eh. Ano ang pananaw doon? Na talagang inakit ng mga kano na i-raid yung Hawaii. Kasi wala doon yung kanilang main Pacific fleets. Minor ship. Minor ship lang yung mga tinamaan doon. Pero ang effect noon, nung raid na yun, nagalit ang American public. Kasi before that, ang gusto nila, pumunta na Europe at tulungan yung Europe. Against public opinion nyo. Nung nilusob ng Hapon yung Hawaii. Nag-solidify yung public opinion. So, ang sinasabi, inakit nilang Hapon para lumusob talaga. At sa bagay, yung Hapon, kailangan talaga nilang... Na-detect nga nila yun. Wala silang ginawa. Na-detect nila yung pagdating ng mga daming... Imposible, hindi nila ma-detect. Pero wala dun yung mga major, yung mga kanilang mga aircraft carriers. Wala doon. So, nung nalusob yung Hapon, nabigyan sila ng dahilan na, ayan, yung mga yellow peril. Para palang mga sugar importers din. Now, the US was in the war. Punta na sila na Europe. Merong ganun mga pananaw pa rin dyan. Okay. Kasi matagal na nagigirian yan, Japan and US. Matagal na nagigirian. Inembargo nga nung oil ng US. And yung kapag ganon, talagang ready to war ka na kan Japan. Kasi ang Japan noon, umaasa lang sa importation ng oil from the US. Kapag tinigil mo yun, patay na yung Japanese economy. So, forced to good sila. Diba? Pero mabalik tayo kay President Quezon, hanggat namatay daw siya para masama loob niya. Dahil, tingin nga, hindi dumating yung tulong. Although pinapangakuan siya ni MacArthur, pero hindi naman tanga si Quezon. Nakikita niya na, itong si Roosevelt, binubola na kami dito. Pinakalanan na nga namin isang lugar sa Quezon City, Roosevelt, kayo. Sabi nga nung iba, what else is new, President Quezon? Well, even, yun na nga. Meron kasing dalawang... Isa sa mga unang nakaranas ng ganun. At that time, dalawa yung conflicting point of views sa Pilipinas, panahon ni Quezon. Isa, kasama si Quezon, working towards the statehood of the Philippines. Yung isa, yung full independence from the US. Movement pang ganun eh. Merong ganun. Meron siyang ginahinaharap na ganun noon siya ang presidente. Okay? Ang position ni Quezon, actually, pag nabasa niyo sa history books, statehood. Along with all the other many Filipinos at that time. Oo nga.
Dahil ma it at the benefits far outweigh yung sinasabi nilang Then, tsaka sa totoo lang, I think during that time, it was doable. It was achievable. They had bases here, geopolitically, tayo andun na, di ba, yung... Kaya kita mong ginawa na kano, after the war, binitawan tayo. Binitawan din. kayo na bahala dyan, gumastos. sa wala yung, kamukha yung ginawa sa Europe na Marshall Plan. Di ba, laki ng ginugol nila roon. Marshall Plan. Galing ng laki ng ginugol. Eh actually yun ang isa sa hinanaing ni the late President Ferdinand Marcos Sr. Noong nagpunta siya ng America at nag-deliver siya ng speech sa US Congress pinabayaan talaga ang Pilipinas ng America and sa kabilang banda ay mas tinulungan nila yung Japan na maka-recover. Right. Totoo yun. And he was speaking from experience dahil war veteran siya. Nandun siya. At ang kaya nga noon ay nagsalita siya na dapat ay magbayad ng rent ang US sa mga base militar dito sa atin. And yun na, it was the start of his... Tinira na siya. Ayaw ng Amerika. Sino, who are you? Ayaw nila marinig. Ayaw nila makarinig yung word na rent. Tapos ano eh. So, laging aid na lang. At so, kapag sinabi mong aid, we are at their mercy. Oo, at their mercy. Di ba? Hindi fair transaction Kailangan lamang sila eh. Responsibility. Lamang sila. Aid. And obligation. Tinutulungan lang namin kayo. Wala kayong karapatan mag-charge na rent. Kahit ginagamit namin yung lupain nyo. Grabe. By the way, ang sugar industry natin, highly dependent on US market. At that time. Grabe yan. Oo. Kaya nung nawala yung quota system ng US in 74, bagsak yung sugar. Hanggang ngayon, bagsak sila. Di pa sila nakaka-recover doon. And therefore... Dalawa yan eh. Sugar and textile. And coconut. Yung sugar quota. Copra. Copra. So ginawa nila tayong ano talaga. Kumbaga, source ng kanilang raw material. Dapat natutunan hemp. Natin. Alam mo yung hemp? Naalala niyo yung about hemp? Yeah. Sugar, copra, yan, sa ating galing yan. At meron din panahon na yung rubber. Nagkaroon ng rubber plantation. Yan ang ano eh, kasi kagaya na lang ng coconut and yung copra na yan. Ang Malaysia, dinevelop nila ng husto yan. Ngayon, exporter na sila ng mantika sa buong mundo. Aha. Yung rubber din, di ba? Oo. Kaya natin napapag-usapan yan, yun daw yung US congressman na was... Ay, alam mo, sobrang sulto yun. Na-ban ng... Mapapamura na naman si Atty. Gadulitin. Ito pong si... Nakakainis yan eh. Senator Edward Markey. Oo. Democrat from Massachusetts. Democrat naman pala. Po yan? Noon, gustong pumunta rito, dalawin si De Lima. And then, binan pala nila yung mga official ni Duterte. From visiting the U.S. Yeah, yeah. Ginawa ni Duterte, banding kayo. Banding kayo dito. Ay dumating. Wala siyang pakialam. Ay, kahit ang US kayo. Ibaban nyo kami. Ano kayo lang marunong mag-ban? Di banding kayo. Banding kayo rito. Okay, tabla tayo. Dapat talaga ganun eh. Dumating kahapon. Alam mo, dapat itong ating mga official dyan sa Pilipinas. Dumating at nag-courtesy call pa sa presidente. Oo. Ngayon, yan ang announcement po mismo ng US Embassy. Hindi natin alam kung dadalawin si De Lima. Ito mga grupo na to, kasama yung mga congressman, ang pinaglalaban si De Lima. Oo, yun nga. Bakit napakalaki issue sa kanila ni De Lima? Internal natin yan. Internal yun. At saka may kaso eh. Hindi ka ba magtataka bakit sobrang sobrang aggressive sila pagdating kay De Lima. Inimbita pa nila yan sa US para mag-speech. Mm-hmm. Tapos binabigyan pa ng award. No? Mm-hmm. Para talagang
Parang, kasi ang talagang target nila noon si Duterte, kasi galit na galit sila kay Duterte. Eh wala na si Duterte ngayon. Wala na si Duterte, oh. Oh, ano? Ano yung kapalit? The son of the late dictator. Expect magbalik nila ang speeches nila ngayon sa... So sumisip-sip na sila ngayon. Oo. Eh para yung campaign ni Dilima ngayon. Na yun daw kanyang pagkakakulong was a political oppression. Ha? Ikaw lang mag-isa. Dami niya pictures. Wala kang naniniwala sa'yo nung sinudod. Paano ka naging political oppression? Oo nga, oo. Diba? Oo. Pag nag... Wala kang advocacy nun eh. Oo, wala, wala. Ano advocacy niya na pwede, na kailangan siyang ikulong? Oo. Political oppression. Oo. Diba? Wala. Ang political oppression, sabihin mo, eh... Wala siyang ano nun. Ang ano niya, no? Da talagang yung sa drugs at saka yung kitang-kita naman natin na... she was partying with these inmates. Oh, no, nagkataon lang yun. Yeah. Nagkataon lang ba yun? Napadaan lang siya. Walang yan palusot yan. Walang yan palusot yan talaga. Napadaan. So, napadaan na kaya nakisayaw, nakibijoke, di ba? Ganon. Masayahing tao. Nagkataon lang yun na at yung mga testigo na lahat nun, binayaran. Oh, ng gobyerno. Ha? Ganong kalaking effort ng gobyerno para sa kanya? Oo. Ha? Hindi naman kapanipaniwala 'yon. Pero itong delegation, tsaka bakit lagi siyang dumadalaw doon sa Oo nga eh. Hindi, napadaan lang eh. Hindi lang isang beses, pare. Oo nga eh. 'Yun ang problema ko doon eh. Doon sa ganong palusot na overnight pa. Na napadaan lang eh. Hindi kasi ilang beses eh. Oo, ilang beses eh. Ang Justice Secretary mismo, pupunta ng Bilibid. Paano yun? Ano? Partying. Tapos yan ang pinaglalaban nito mga senador na to. They were allowed to check the detention facilities naman. Kung ako yan, hindi ako papayag dyan. Insulto yan. Ang kanila pong inano daw, si Justice Secretary, Boying Remulla, ang kanilang meeting. Oo. Alam mo na ako anong intention. Oo. Bakit kailangan mo makipag-meeting kay Justice Kung magka-courtesy call kayo, si Marcos na lang. Oo, dapat. Bakit kailangan pa yung Justice Secretary? So tuloy-tuloy. Alam na talaga yan. Hanggang today daw, may meeting sila. Oo. Na ganun. Baka naman na subject na naman dyan si Dilima. Sigurado. Chairman po ng U.S. Senate Foreign Relations, East Asia and Pacific Subcommittee. Aba, medyo may pa. Kumbaga, yung main committee, merong may kumikita ng malaki yun. Itong subcommittee, mas maliit lang ang kita nito. Kasi daw, yung ano nun, yung ban ng officials, final pa nila as a bill. Talaga? Hindi lang call out. Nag-file pa ng bill. Nag-file pa ng bill. So, grabe yung mga yan. Mm-mm. So, sabi ni Duterte, okay. Sige, ha? Banding kayo. The best. Yan ang gusto ko dyan. Maabangan natin, yan kasi masidhi ang kampanya ngayon. Na bukas makalawa, hindi natin masasabi, Europe naman. Ang magsasalita dyan. Kasi ang Europe, ano din dyan kay Dilima eh. Okay. Para sa kanila, political repression. Mm-hmm. Yan. This is a senator of the republic. Eh sabi naman ni Boying, Remulla. Hindi, tuloy ang kaso. May kaso yan. Sige. But on a positive note, sabi naman ni President Marcos, sa meeting niya kay Senator Markey ng US, we look forward to continuing our partnership with the U.S. in areas of renewable energy, agricultural development, economic reform, and the mitigation of the drug problem. Isa lang komento ko dyan, pare. The usual. Hindi naman siyempre yung presidente mag... Siyempre yung presidente. Matagal na hong sinasabi yan. Matagal na sinasabi yan. Yeah, kahit yan. Yung U.S. ganun sinasabi. So kung ganun ikaw si Markey, ganun na natanggap mo kay Marcos. The usual. Alam mong hindi ka ganun ka-importante. Dapat maalam mo nang basahin yun. Ayan. Diba? Sana kung tinanong siya, ano ba talaga ang mission mo rito, si Dilima?
Diretsuhan na tayo. Siyempre, hindi lalabas sa presyon. Hindi ko nga, at alam talaga, puzzle talaga sa akin yan na kung bakit na sobrang focus nila dito sa kay Dilima na pinagtatanggol siya ng wala na sa lugar eh. Aha. Sa dami-dami ng issue sa buong mundo, you are a U.S. Senator and you're a chairman of the subcommittee on Asia, foreign relations on Asia and the Pacific. Mm-hmm. Si Dilima ang ano mo? Isa sa mga advocacy mo. Hindi kaya, bagay Massachusetts pare. Massachusetts, ano yan eh? Long Democrat. Bailiwick. Yeah, Massachusetts. Okay. So, well, aside from, ano po, tinanggap niya itong si Markey, Senator Markey ng US. Yung presidente natin, nagkaroon ng cabinet meeting kahapon. At ang kanilang discussion ho, ayon kay Trixie Cruz Angeles, may kasama po yung logistics ng ating food. Yan, yan ang magandang pakinggan. Okay. Kasi aside from napapabayaan yung pagtanim o pag-alaga ng manok, baboy, whatever, o pag-isda, yung maintenance sa mga aquaculture natin sa isda, aside from that, malaking problema din ho yung paano madala yung pagkain sa mga urban centers. Mula especially, sa pinagtaniman, processing, hanggang... Kaya nga yung infrastructure, yung... ano ni Duterte, no, kasama yan eh. Logistics po ng ating pagkain. Isa yun sa mga solusyon. So, ano pa daw yung mga ibang solusyon? Yan ho ang pinag-usapan nila. Hindi pa masyadong klaro na kung anong gagawin. Pero meron ng mga initial proposals po. Pero set sila na talagang ang logistics ay isang malaking problema. At ang sabi pa ng presidente, malaking problema yan, pero hindi natin pinapansin. Mm-hmm. Yun ang masakit yun. Oo. So yun daw, isa sa mga ano, yung mga LGUs. Mm-hmm. So yung DILG ngayon, ho, kakausapin na yung mga LGUs. Okay. Maghanap. Halimbawa, yung FTI, hindi naman, kailangan din. Grand na isang malaking. Oh, yung centralized na. Hindi ganoon eh. Cost of thousands kayo diyan, hindi ganoon eh. Hindi. Mas maganda yung terminal kasi. Yung imbakan po ng mga produce. Gawin sa local level, decentralized, ika nga. Hindi ba? Doon mas madali kayong mag at least yung farmer, napakalapit ng kanilang pagdadalhan. Baka meron ka lang kung may co-op kayo, meron kayong maliit. Oo. Ngayon maglalabas ng Light Ace. Yung Toyota, yung parang ano, na parang Tamaraw. Ganon. Di makaka-deliver na kayo ng mga onions, yung hindi kayo aasa doon sa trader. Na kukunin sa inyo yung onions. Kung hindi dumating, kamukha yan, ayaw bilhin, di susunugin nyo yung onions. Di kung merong kayong mga center doon sa, halimbawa, sa probinsya, doon nyo na lamang dadalin. Di ba? Tapos, tsaka, ang kubrahan niyan, ang system niyan, kumbaga, may plus ka rito, ganito kadami diniliver mo, ha? May plus ka. Pag nagkabentahan na, bibigay sa yung pera, ganun. Ganun ang system. Mas maganda ang presyo nun pag ganun. Ano, direct. So for example, I'll just give an example. Doon sa may amin, kunwari sa Del Gallego, Camarines Sur. Okay. Sa katabing bayan, Tagkawayan, mas malaki. Nandun na yung imba. Meron ka ng decentralized diba? Na imbakan doon. Tapos doon na pupunta yung... Ganyan ang gustong gawin ni... Yung kaibigan ko, si Sandy Javier, yung may-ari ng Andox. Nag-mayor siya doon sa Javier Town. Okay. Yung Javier Town na yun, kanya niya, may pera na siya, bilyonaryo na siya. Pero nag-mayor pa rin siya. Okay. Dahil gusto niya tulungan yung town. Dahil ang founder noon, lolo niya. Okay. Yun ang gusto niyang gawin, maging logistics hub. Okay. Lahat ng mga farmers doon, kung ano man ang kanilang produce, doon sa kanila dadalhin, and from there, sila nang bahala.
Kaya na mag-distribute. I-package. Isa yan. Isa yan sa mga proposal LGUs. Pero quick question lang, parang Conrad. So, anong balaki doon? Sino magpa-fund ng logistic na yun? LGUs? Ang laki na. Dahil meron na nga pala silang pondo, no? Ang laki na makukuha nila doon sa Kwan, eh. Tapos, kaysa basketball court, tsaka waiting shed at kung ano-ano. yun ang madalas makikita mo. Meron daw hong ano kasi, tawag nito, iba pang paraan. Ang gusto nila, halimbawa yung food highway, noong kasing pandemic, ang isang nagsalita dito, yung si Ortiz, chairman ng Union Bank, no? Ang sinabi niya, asikusuhin natin yung logistics. Si Ortiz yung, ano yan eh, Aboitiz family yan. Siya ang chairman ng Union Bank. So nagsabi siya na ang nakikita niyang malaking problema ay logistics. Mm-hmm. Kapag magkakaroon ng food shortage in urban areas because of the pandemic. So nagkaroon tayo ng truck superhighway noon, yung food. Yung food, ano tawag nila, expressway. Oo. Yung mga truck kasi, yung mga truck, hindi na yan ang problema ng mga nagdi-deliver kasi ng pagkain. Yan yung mga truck na yan, eh, paborito ng mga law enforcers. Oo. Ha? Paboritong bulihin yan. Paborito yan. I was about to say that nga pala. Oo. Yan ho ang nangyayari. Uh-oh. So ngayon, isa, express lane. Ibabalik daw ho yung truck express lane. Basta pagkain. Mm-hmm. E di sa loob-loob ko, kung naman eh pagkain. Swerte-swerte ng mga smuggler. Okay. Dire-diretso rin sila. Walang checkpoint. Walang... Diyos ko. So, double-edged... ano rin pa? Hindi nga. Paano mo malalaman na itong truck delivery na to eh legit or papunta sa warehouse ng smuggler para mag-hoarding? Para mag-hoarding. Gaya paano mo malalaman yan? Nire-raid ngayon. Yan po ang problema sa ganyang klase. Diba may papel naman? Expressway. May papel ka. Hindi, expressway nga. Wala na sitahan eh. Hindi mo yun nga, nakakakurap yung sinisita eh. May paparat. Yan po ang mga dilema. Pag may mga ganyang solusyon. Hindi mga detalye to. Marami daw checkpoints kasi. Ang mga checkpoints na yan, ang MIPA ka na niyan, LGUs. Sa LGU talagang balik lagi. LGUs yan. So, kailangan kausapin talaga yung mga LGUs na itigil na muna yung mga para ganyan practices. Para sa bayan, gano'n na muna. Yan po ang food logistics. Okay. Kasi lahat nagmamahal na eh. Okay? 8:32 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, August 19, 2022, birthday ni Quezon 144. Ay, dating Pangulong Manuel L. Quezon. Okay. Gusto kong batiin yung isang campaign manager ko na talagang napaka-loyal since 2019. Itong isa sa mga magaling kong campaign manager, si Wix Gaudan. Okay, hello. Wix, happy birthday. Oy, birthday ni Wix. Oo, birthday ni Wix. Sino magluluto ng bihon? Oo nga, no? Maligayang kaarawan, Wix. Pero basta one time, magbihon tayo sa bahay. Yun! Sige. Yun lang ang gusto ko marinig eh. Wala naman alam ako. Alam sa bahay eh. Pati si Boss Conrad, napapakantay. Matagal na natin. Matagal na yan si Conrad. Okay, mini raid daw ho na tatlong warehouses. Oh, buti nga sa inyo. And thousands of sacks of sugar. Ang laki implikasyon nito. Kasi noon, no, wala naman talaga shortage. Pinagpipilitan ng SRA at saka ng DA. Tinanong ni Senator Amy Marcos. Paano niyo nalaman may shortage? Pinuntano na yung bodega, wala naman. Wala eh, wala daw eh. Eh bakit ito? Libo-libong sako. Talagang ano? Tens of thousands of sacks. Aba. Tsaka pati itong mga maiingay sa Facebook nitong mga nakaraang araw na
ano, there is a shortage. Tapos pati si Attorney Trixie, secretary, pagbukas pumunta ka at magbukas ka ng warehouse. Sinasabihan niya? Sinasabihan siya. Oh. Ng mga political strategist. Oh, ayan, paano? Oh. Political strategist, ha? Oh. Ito ang tanong ko dyan. Paano nalaman yung warehouses na yan? Alam nila. Alam nila. Yan. Siyempre, alam mo yung mga ano, yung mga brokerage pagkakuha ng pag-call niyan sa Pierre. Siyempre sila rin yung maghahakot doon sa. Ibig mo sabihin, mga ano yan? They searched every nook and cranny. No, parang espionage. Para para matuntun yung warehouse. Intelligence daw yan, may mga dumadaan-daan ng mga truck. Eh, dyan lang sa Bulacan, isang damakbak yung mga bodega dyan. Alam nila kung saan yan, they know where to look for it. Yes, alam yan. So far, nakatatlo pa lang. Isa sa Pampanga, isa sa Bulacan. Bulacan, yeah. San Jose del Monte. Tama ba? Ano daw ho yan? Visitorial powers. Oh, hindi ano raid. Tama 'yan. Oh, ang pinatunayan dito, may asukal. Whether it will be confiscated, it's another issue kasi ho, yung hoarding mahirap patunayan. Okay? Paano mo masasabing hoarding? Eh ganung kalaki yung bodega niya. Pwede ko sabihin hoarding kung puno na yung bodega mo. Umarkila ka pa ng ibang bodega at pinuno mo din 'yon. Yung pong bodega ko, meron akong laman dyan, that's the daily course of doing business, usual stock. Mahirap pong patunayan yung hoarding na yan. Ang napatunayan nito, nagsisinungaling ang SRA at saka ang DA, sinabi nyo, wala kayong nakitang asukal. Merong asukal. Kaya, imposible yung sinasabing, wala na silang mabiling asukal sa supermarket and everything tumataas. Kinokontrol yung supply. Pero para maging hoarding yan at kumpiskahin, it's another story ho. Yan yung aking interpretation yan. Nung sinabi na Trixie, visitorial powers at hindi raid. Ayan, pinaliwanag ko. That's a term talaga, attorney, no? Visitorial powers, ano ba ibig sabihin nun? Na you have the power to visit. What does that mean? Customs has the power to visit and inspect. Lalo na yung bonded warehouse. Yung bonded warehouse ho yan, special arrangement yan. For sugar imports. Okay. Or any for export. Any import. As long as you export the finished product. So pag-export. Diyan po nagkakaroon ng smuggling. Lalong-lalo na sa mga pesa. At saka may bantayan ng ano, ng customs. Ng customs. Yan, chemicals, lahat. Raw materials. Sasabihin mo, bonded warehouse, pasok yung imported. Tax-free. Tax-free. Tapos ipoprocess dito. Kailangan sa export yun. Ibebenta mo yun sa mga nage-export. Hindi, nakakawala yun. Napupunta. Yan po ang isang technique. Kung dati yan sa textile and garments industry. Kasi yan, mga bonded warehouse yan. Dahil yung mga factories, yung mga brands na gusto magpagawa dito, papadala nila yung tela. Tapos may kakontrata sila na magtatahi. Maglalakad mag-isa yung tela papunta sa Divisoria. Mahusay yung mga telang yun. Nagkaroon bigla ng pa-ouch. Naglalakad papunta Divisoria. Walking garments. Walang yan buhay to. Walang yan. Hindi lang mo yan, pati chemicals. Yung chemicals naman, magsiswimming. Mga liquid eh. Pumunta sa mga factory. Pero yun, mabalik lang ako. Just shows nga na, yun na, sa SRA, tsaka yung sa DA, meron talagang ano, there's something going on talaga. Meron massive movement. At even ops nga kina. Gaya nito, ito dito ako nabibigla eh. Sugar shortage could hurt Carinderias. Putang na. Tapos ang lead nito ha, sa mga dyaryo. And this really, ako kasi dyarista ako, editor ako eh. Abi, pare-pareho yata yung angulo. Napansin ko yan din, pare. Lahat ng dyaryo, kinargayan story ang yan. Ang conclusion ko, may campaign. Right. Tingnan mo, ito ang lead ha. Small retailers and Carinderias appealed for an immediate solution to the shortage in sugar, saying the thinning supply of soft drinks so ngayon, nasa, would put them out of business. Ang tinatamaan na
Sari-sari store, tsaka karinderya. Putsa, iikutan ko yung mga karinderya doon sa amin mamaya. Magtatanong ako talaga. Alatang-alatang campaign. Oo. Ano, pwede ko mga explain kung bakit. Teka muna, may association yan ha. Philippine Association of Stores and Karinderya Owners Incorporated. I did not know that. May association. Yeah, isa, tanungin ko nga yung sari-sari store doon sa amin, member, kung member sila. Paying member ba siya nga? No? Sino ang officer? Sino mga presidente? Walang kinukote. Members lang ang kinukote. At saka finally, from a journalism standpoint, na, lintik na story ito, apat na paragraph. Yung dalawa lang yung dalawa paragraph. At kinargayan ang lahat ng dyaryo. Kargado lahat. So, campaign. Papaliwanag ko lang pare, pwede ba? Kung bakit ganyan ang campaign. Okay. Kasi po, noong nagkaroon ng issue na sugar, okay, ang alam ng bayan, ang nagkakampaign yan, ang may lobby, ay yung industrial users. Oh. Specifically, soft drinks. Makita nyo, front page picture, nakipag-meeting sila sa presidente. So, ang naging takbo ng kanilang media campaign, nabuko na yung mga industrial users ang nagpapakulo nitong sugar issue. Therefore, sila ang kontrabida. Kailangan nilang bawiin yun. Paano babawiin? Hindi apektado rin yung mga maliliit. Sugar, yung mga sari-sari store, mga karinderya. Aling Nena, si Lolo's Karinderya. Kumbaga, kambyo ng konti. Kambyo ng konti yung campaign. Kasi sumasama eh. Ang kontrabida, yung soft drinks, industrial user. Kipag-meeting agad kay Marcos, headline and everything. From a PR standpoint, pare, hindi maganda yon. Alam na alam ko sino may pakulo. Eh, sa simula pa lang, alam naman natin kung sino may pakulo niya. So, kailangan matanggal yung markado na ang industriya dito sa sugar issue. Naalala mo si Balisakan, nagsalita rin. Sabi ni Balisakan, pare ko, eh, apektado rin yan yung mga nagtitinda ng banana cue. Ayun. Tsaka kamote cue. Oh, nanto ko naman, sekretary. Nanghina ako nun, bro. Ah, dahil tuming hapon, nabili kami yan eh. Uy, naku, Jeopardy ang ating merienda. Napakadami ba naman nun na para maging special concern na economic planning secretary? Napakadami ba? Industriya na ba yan? Nagtitinda ng banana cue at kamote cue? Ako nga, wala na akong makita nagtitinda niyan eh. So, graduate na sila, karinderya naman. Sari-sari. Kasi, nasita na, ha? You will sacrifice an entire industry na isang mahigit 100 na, 2 taon, 200 taon na sa atin para si dito sa mga nagtitinda ng bank. Kaya, alam mo, sinasacrifice niyo yan para sa soft drink companies. Huwag niyo na kami lokohin. Hindi sa sari-sari store, hindi yan sa ano. Gusto nyo hong magkaroon ng pabor ang soft drinks. Bakit? Billion-billion daw ng tax ang mawawala. Sabi ng mga soft drinks maker. Which is again, apektado ekonomiya. Sabi, yan. Oh, okay. Sabi naman ng mga doktor at mga dentista, di good. Hindi na iinom ng soft drinks yung mga Pilipino. Lalo na yung mga hindi na magkaka-diabetes, hindi na mabubulok ang ipin. Ang mga defender ng ano niyan eh, sa Facebook eh, hindi industrial users to, iba yan dun sa consumer, kayong mga at may, be responsible drinkers of soft drinks for a change. Be responsible. Lagyan mo na maraming yelo. Para ala ka, drink responsibly. Pero kailangan meron na ring markang ganun na soft drinks. Pero ito kailangan banggitin ko. Ito gaya niyan yung karinderya, dati banana. Let this be a lesson kayong mga sa Public Relations Society of the Philippines, tsaka yung Quill, yung mga business communicators. Ito yun, use third party, di ba? Gumamit kayo ng mga karinderya. Pwede ka manatatawa tayo, pero tingnan mo nga lahat ng dyaryo ngayon. Anak na kumitin, may byline pa eh, oh. Diyan talaga pinapatulan ang media to. Press release? It works. Hindi pinapatulan yan. Ako tingin ko bayad. Well, hindi. Sa lahat kayo, sabay-sabay gagamitin nyo yan. And is it newsworthy? Corporate tatapong ko sa basura. Medyo may corporate social responsibility angle yan. Really? At taipur ka pag kinontra mo yan. Anyway, mga PRSP, mga Quill, ayan na. Pagbasa kayo nga ng dyaryo ngayon, may lessons na kagad kayo. Meron na. Okay. Anyway, so there you go. May ops talaga. Hindi, kumbaga, it's not as if
na yung soft drinks is a product na talagang kailangan na necessity ng Pilipino, nutrition wise, health wise, lahat ng wise. It's not as if ang soft drinks pag nawala sa atin eh magkakasakit tayo lahat. Kagaya halimbawa ng meat protein or vegetables, di ba? Yan po soft drinks, hindi naman siya talaga kailangan ng katawan natin eh. Well, yan ang pinaglalaban ng mga doktor, ng doctor sectors, ang mga dentista, lahat po sila nagpunta ng Senado to lobby na sabihin, gawing punitive ang taxes sa sugar drinks. Okay? Yan po, may ganyang image ang soft drinks industry na yan. Eh, kung markado ka pa, tapos naglalabi ka pa, you use everything in your power para makuha mo yung gusto mo. Sabi nga, yan yung gold policy. He who has the gold makes the policy. Yan. Yan yung gold policy. Gumamit sila ng pwersa, ng lakas nila, media power, connection sa SRA, connection sa politics, para makuha yung gusto nila. Mag-import ng sugar dahil namamahalan sila sa local sugar. At ang society, the Philippine society, sa kanila kumakampi. Payag ako doon kung yung kanilang product, yung nga sinabi ko sa inyo, extreme necessity ng Pilipino, hindi eh. Nilalabanan nga ng mga doktor yan, nilalabanan ng mga dentista yung inyong product eh. And worldwide, pabagsak yung kanilang sales. Pero dito sa atin, gusto nila magkampanya. Di ba? Parang yung sigarilyo. You know, okay. I will devil's advocate dito. Para okay, okay. Oh. If I were one of the economic advisors or economic government, that's all easy to say. But we need the taxes. We need industry manufacturing. Boost them. Eh kaya nga pinayagan sila mag-import. Yun nga, 150,000. Pero hindi 300,000. So, ba't ang dami pang Cheche Bureche? Pinayagan na nga kayo. Ba't ang dami pang campaign? Para naman hindi naman ganong kontrabida dating. Yun nga ang punto ko. That's precisely my point. Kagaya nga ng sinasabi ko nung isang araw, kung talagang kinakailangan nila na mag-import no, yung mga itong mga industrial uses, yes, sila ang bigyan ng direkta na ano na import permits. Para sigurado tayong hindi pupunta yan. Oo. Sa kung saan man nakakalabanin yung domestic sugar. Oo. Okay. At madali namang matuntun yan kung ilan ang talagang pwede lamang nilang i-import. Ibabacktrack lang nila yung kanilang records. Tama. Yung ginagamit yung araw-araw. Parang nag-iingay din yung mga supposedly food exporters. Oo. Nag-iingay siya. Sabi nila, dito sa atin, ang target ni Marcos is 70 pesos per kilo. Per kilo, oo. Eh sa Thailand, makakakabili ka 40 pesos per kilo lang. Oo nga. Ha? Oh, really? Oh. Eh paano mo yung pamasahin nun? Ang mahal ng shipping ngayon. Oo nga. Ha? Oh, plus the taxes. Yung taxes. Oh. Number two, to bring it from the pier. Yung logistics niyan, oo. Lalabas mas mahal yan. 30 pesos per kilo ang iyong pinaglalaroan. Unless na i-smuggle mo. Kaya nauuso po ang smuggling. Yan ang dahilan niyan. Okay? Yung mga warehouses na niyan, sabi ni Trixie, ha? Suspected of storing smuggled sugar. Today, marami pa daw visitorial power. Ayun, visitorial. Kumbaga, pag binisita ho kayo, you're suspected of smuggling sugar. Okay. Yun ang matindi dyan. Maganda yung visitorial power na yan. Visitorial power na yan, para lang ho malaman din na ating mga kababayan. Ginagamit din ho yan sa Department of Labor. Okay. Without any advance notice or warning, ang Secretary of Labor can send representatives to inspect the books of a company. Okay. Whether they are complying with the minimum wage laws and whether they are providing the employees
the social benefits that they deserve under the law. Ngayon, pag nakita doon na hindi nila sinusunod yung minimum wage o yung kanilang mga overtime pay at yung mga holiday pay, ini-inspect nila yung books ng company. At pagka sila ay nakita na lumabas, bibigyan sila ng order. Magaling. Magaling yan. Ano yan? Surprise yan. Surprise yan. Pero they also act on complaints. Yung mga anonymous complaints. Hindi na nila sasabihin kung kanino nang galing. Siyempre. Basta darating na lang dyan. Yan ang ginagamit ngayon sa sugar. Ganun din yun. Visitorial power. Sige. Magamit nga yung visitorial power. Kasi pwede kayong balikan kapag confiscation eh. Ito, bukol lang kayo. Your job is done. Magamit nga yung visitorial power na yan ng HLURB sa mga homeowners of Puerto Rico. Visit them in the homeowners. As HLURB, wala yan. Wala silang ganun. Wala silang ganyan power. Kailangan may magreklamo. At pagka nagreklamo, magtatawag yan ng mediation and conciliation hearing or magkaroon talaga ng hearing. Sa totoo naman, nangyayari na ngayon yun. That's good. More power sa HLURB. Meron daw na raid na sa Subic. Sabi dito ng isang texter natin. Na talagang kitang-kita nag-recycle ng import permit. Ay, ganun? Sa Subic. Paano ba? Nag-recycle. Yan ang paraan dyan eh. Pag meron kang import permit, di ba nga wholesale nag-i-issue ng import permit ang Department of Agriculture? Yan ang susiho. Yan ang root of all smuggling ng food. Yung import permit na yan. Tuloy ngayon, ang bagong campaign, pare. Gawin yung ginawa sa rice, gawin sa sugar. Import liberalization. Ako, dami na nagko-comment ngayon yan. Experts, mga... Wow. Kailangan daw i-free up na rin yung sugar, import lib. galing nito. Wala pa, bagsak para na pabagsak. Para nangyari yung tariff. Alam natin na yung nangyari sa rice importation, nagkaroon, nagdulot talaga ng malaking problema sa ating mga agricultural sector. Ano? Kung gagawin din natin yan sa sugar. At tingnan na lang natin yung nangyari sa vegetable farmers, di ba? Naging problema din yan yung over-importation. Ang sistema kasi dito, sobrang laki kasi na kinikita ng mga smugglers, traders eh. Laking pera. Wala na silang social responsibility na nakikita para doon sa ating agriculture sa sector. Basta kumita lang. Basta kumita lang. Malakihan lang. Malakihan. Bilyon. Kasi para sa kanila, hindi sila nahihirapan dyan eh. Kasi paandarin lang nila yung pera nila eh. Willing naman yung mga government side. Na magpabayad. Kaya madaling gawin. Ang bagong ano ngayon, ang sugar daw kasi protectionism. Tangina nyo. Mapapamura ka talaga. Hindi ba? Since the 1970s, ganyan na yan. Nalulugmo yung industry na yan. Protectionism pinagsasabi nyo. Since the 70s po, pabagsak ng bagsak yung sugar. At ang daming nahihirapan, milyon. Tapos ito, ang nahihirapan Pilipino dahil sa nangyayari dyan sa industriya na yan. Ang dami nang nawala ng trabaho dyan. Ang dami nang nagsara na mga sugar. Imbes na pag tirahin nyo pa yung sugar industry, tulungan. Kaya wala itong ating mga so-called advocacy groups kasi. Protectionism. Hanggang ngayon, wala pa rin nalalamang ingak-ngak kundi yung martial law. Siyempre, 50 years ago na yun. Hanggang ngayon, yun pa rin ang sinasabi nyo. Para itong mga nagsasabi na to, na kailangan na talagang yung sugar industry, mga kumaga pasaway lang. Ang mga nasa sugar, laki sa layaw. Spoiled. Protectionism eh. Alam mo yan ang sinasabi nyo. Ano yan? Spokesman kayo ng mga soft drinks? Diba? Yun ang mga conclusion ko dyan eh. Pag yan ang sinasabi niya eh. Mawawalan daw ng tax yung sinabi mga billions and billions. Employment. Kung ano-ano. At yung mga karinderya nga. At banana queue. Vendors. Ang ginawa ko kasi, naglabi sila
kailangan nila ng sugar. Okay? Di ba alin na yung sugar industry? Wala sa issue yan. Labi tayo, kailangan natin sugar. Why? Para mabuhay yung ating business. So ano nangyari? Naging hostage ang policy. Government policy. So ginamit nila yung agency, SRA. Ginamit nila ang media. Ginamit nila yung mga connections, political connection, para makuha yung gusto nila. Yan po sa akin ang very definition of oligarchy. Mm-hmm. Di ba? Yan ang talagang capitalism. No. Hindi na free enterprise yan. Eh gumagamit kayo ng power eh. Para makuha niya yung gusto niya at the expense of millions of others. Malala na talaga rin ang problema kasi ng mga sugar planters eh. Alam na. Parang baon sa utang yung mga yan. Oo. Nung nasa Bacolod kami noon nila President BBM, nakausap namin yung mga sugar planters na yan. Kasama namin si President Gloria Macapagal Arroyo na nakausap sa kanila. Oo. Talagang ano, matindi yung kanila. Mabuti kami, first-hand. Oh, first-hand experience ka. Pero laglag na laglag talaga yung industriya. In-explain nila sa amin, yung talagang mga matinding problema nila. Matinding problema. Halimbawa, yung baon sa utang. Baon sila sa utang. Oh. Yung kanilang kinikita, ipambabayad lang rin doon sa utang. Oh. Tapos ang mahal, pamahal ng pamahal yung fertilizer. Inputs. Inputs. Kaya, yun nga, talagang hirap na hirap sila. Okay. Kaya humingi na talaga sila ng tulong. Pero merong isang solusyon ng isang ating magiting na senadora, si Senadora Risa Hontiveros. This is just the tip of the iceberg. Ang problema rito ay baka hindi kaya talaga ni Presidente Bongbong na kunin din. Gusto niya, huwag na raw daw si Bongbong ang DA. Ang DA. Baka hindi niya kayanin. Saka anong malay niya dyan sa agriculture? Model kayo eh. She's a Senator of the Republic. Kayo naman na malittle respect. Baka hindi. Pwede siya sumama. Dapat nga matuwa tayo dahil yung ating Presidente. Ah, okay. Ay talagang sobra ang dedication dun sa kanyang advocacy. Hindi raw kaya. Hiram niya kaya yan. Pwede siya sumama doon sa ano, may union na yung mga ano, strippers. Oo. Sa LA. Hindi, may union. Di ba magtatayo na union sa strippers? Mag-unionize na mga strippers sa Los Angeles. Magkakaroon sila union, presidente, sekretary. Pwede siya sumala, hindi bilang stripper. Siya yung advisor. Ah, advisor. Kayo naman eh. Ang i-advise niya, huwag kayong pumayag na mas mababa sa $50 yung tip. Susunod sa harap, hinaharap. Okay. Magkakaroon ng collective bargaining agreement sa lahat ng mga bus na ang minimum na suksok sa dibdib ay $50. May requirement dyan. Yun na siya. Okay. Ay, hindi ko alam if this will prosper. Hindi mahirap. So sooner or later totally out of line naman yung sinasabi. Pati Colboy yan, meron na ring union. Totally out of line yung sinasabi ni Senator Risa Hontiveros na baka hindi kaya ni President Bongbong. Appoint Bongbong somebody Marcos. More competent now to handle the pambihira. Department of Agriculture. Kung ito masasabi ko sa inyo sa panahon na nagsasama kami ni President Bongbong Marcos sa campaign at saka yung mga previous na mga usapan namin at yung ating mga interview sa kanya, makikita nyo na si BBM ay talagang alam na alam niya ang kanyang nais na gawin dito sa agrikultura. At saka alam niya ang saka sitwasyon. Saka tamo yung cabinet meeting kahapon, yan ang pinag-uusapan. Yan ang topic, food. And tumaas ang ating inflation sa Metro Manila. Okay? Yan ang latest. Tumataas na naman. Therefore, ang Central Bank kumilos na naman. Nagtaas ng 50 talaga. Basis points. Oo. Ako, ramdam ko yan dahil kasi namamalayin kayo ako eh. Okay. Oo. Ramdam ko yan. Mm-hmm. Yung inflation. Ito ah. Sa gulay, imagine. Retail prices, Metro Manila, accelerates. Accelerate. Yan ang headline po. Yan ang galing sa statistics. Nabasa ko ito sa isang pahayag ng tinatawag na Business World. Ayun. Kung saan kami nang galing, Joey. At kung saan nagtatrabaho ang aking anak ngayon.
Although Manny Pangilinan na to. Oo. Yung business world. Business world. Nung dati, yung predecessor nito, Business Day. It's the same group. Business Day, doon kami ni Joel. Tapos nag-Business World. Si Raul Locsin. Yan ho yung respetadong yung award-winning. Naman, yun pa rin naman kultura nila. Pa, kahit yung training nga sa anak ngayon, ganun na ganun din. Ganun din. Nga lang aga. Kanya lang MVP dalawang na. Dalawang buwan pa lang, may byline na pare. MVP na mi are. MVP na. Soon, ABS-CBN na rin. Naku! De, mabuti na lang. At marami ng mga congressman ngayon na nag-call out ng investigation dyan sa TV5, ABS-CBN merger. Right. Para ako ha, para sa akin talaga, violation yan ng franchise na granted to TV5. Pwedeng ma-revoke. Kasi ano yan eh, that is a substantial amendment to your submissions when you applied for a franchise. You mean for... And you have to... For TV5. For TV5. And you have to remember that a franchise is just a privilege. Okay. It is not a right. Yan, pwedeng bawiin yan ng Kongreso. Okay. Pwedeng bawiin ng Kongreso. Anytime? Oo, anytime. Oo. Well, balikan natin yan sandali. 9:02 ng umaga, karambola sa DWIZ 882. Karambola sa DWIZ 882.